Inilagay sa Witness Protection Program ang kapatid ng inmate at umano'y middleman na namatay sa loob ng bilibid. Ang bagong OIC naman ng Bureau of Corrections na si dating AFP Chief of Staff, General Gregorio Katapang, ayaw daw munang magsalita tungkol sa kaso. Pero iimbestigahan daw ang mga inmate na namamatay sa loob ng piitan. May report si Marisol Abdurrahman. Unang araw ngayon ni dating AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang Jr. bilang Officer in Charge ng Bureau of Corrections. Pinalitan niya si Gerald Bantag na nasuspindi bilang Director General matapos mamatay sa loob ng bilibid ang itinuturong middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Pero ayaw na muna magsalita ni Katapang sa kaugnay na kaso. So I came here spiritually prepared, mentally prepared, and physically prepared. Medyo mabigat lang nga itong trabaho na ito. Sa pagkamatay ng middleman na si June Villamore, nauungkat ngayon ang bilang ng mga namamatay na inmate sa loob ng bilibid. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa Bucor, namatay ang mahigit 1,100 sa mahigit 48,000 na persons deprived of liberty sa mga Bucor facility noong 2021. Pinakamarami yan sa loob ng 32 taon. Mula naman Enero hanggang September ngayong taon, mahigit 700 inmates na ang namamatay. Ayon sa Bureau of Corrections, nasa 3 hanggang 4 na PDL ang namamatay kada araw. Minsan pangaraw, umaabot pa sa 5 ang bilang. At karaniwan daw na natural ang sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Old age, sickness, mostly naman nanggagaling sa ano yan, sa hospital records. Ang bilang ng mga namamatay sa loob ng bilibid, isa daw sa sisilipin ni Katapang. We will look into that, lahat na matay ng COVID eh. Ayun, pinapaano ko rin 'yon, pinapa-review ko, no? And then we will submit. Samantala, ang kapatid ng namatay ng middleman na si Villamore, lumapit naman daw sa DSWD upang humingi ng proteksyon. Inilapit na raw ito ng DSWD sa Department of Justice. Turn over lang namin yung isang relative nung involved dito sa kaso, so nilagay sa Witness Protection Program. Marisol Abdurrahman, GMA News.